Iba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan.
makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa Hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapoy magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasoong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na napagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa ang araw-araw ang mga simbahan. Kung may nangihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri at ipagmamapuri, ako'y aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang,
at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pero ngayon po ay 23 ng Hunyo, June 23. Ito po ay mahalaga rin sapagkat ito ang bispiras ng kapistahan ng ating parokya ng Quiapo. Baka sabihin niyo, Father, di ba, January 9. Mga kapatid, ang simbahan ng Quiapo ay hindi lamang basilika ng itim na Nazareno. Marami yata hindi pa rin nakakaalam at nagugulat pag sinasabi namin ito. Ang simbahan ng Quiapo bilang parokya ay parokya ng isang napakahalagang tao, napakahalagang santo. Sino ang patron ng simbahan ng Quiapo? Bilang parokya, ang patron natin ay walang iba kundi ang magpipiesta bukas, kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Palakpakan natin ang ating patron, si San Juan Bautista, Saint John the Baptist. Marami pa rin ang hindi nakakaalam na June 24 ang fiesta ng parokya ng Quiapo. Pero alam niyo mga kapatid, ito ang katotohanan. Siguro, hindi naman magtatampo si Juan Bautista ang pinsan ni Jesus kung hindi siya ang nakikilala. Minsan, mahirap yan, ano? Pag tayo, hindi tayo napapansin, nakikilala, hindi tayo kagad ang naaalala. Aminin natin, sa mga magkakapatid, sa mga magkakaibigan, sa mga magkakatrabaho, minsan nakakaramdam ka ng tampo. Pero dito sa Quiapo, mukhang hindi mangyayari yun. Sapagkat yun ang pinakakahulugan, ang pinakahalaga ng buhay ni Juan Bautista. Hindi siya ang makilala at maalala, kundi ang poong Nazareno lang talaga. Kaya ano ang sabi ni Juan Bautista? I must decrease, he must increase. Sa mundo natin ngayon, mga kapatid, na malaking issue, malaking bagay ang ratings, ang posisyon, ang kasikatan, paano mo nga ba matatanggap na may mas malakas, may mas maganda, at may mas mahalagang tao kesa sa'yo? Alam nyo, yung narinig nating unang pagbasa ngayon ni San Pablo, hindi po madaling gawin yon. Yung narinig nating sinabi at ginawa ni San Pablo, hindi basta-basta magagawa ng isang tao na dating kilala na malakas, mayaman, makapangyarihan, maimpluwensya, ang ngayon nagyayabang, nagpapakilala ng kanyang mga kahinaan, paghihirap, kakulangan, kasalanan. Dahil aminin natin, ano ang normal sa atin? Itinatago mo
Ayaw mong pinag-uusapan. Ayaw mong nalalaman ng iba. Kaya ang galing mong magpanggap. Ang galing mong maglihim. Great pretender, sabi nga nila. Ayaw mong makita at malaman ng ibang tao ang mga kapintasan mo, ang mga kakulangan mo, kahit ang mga kasalanan mo. Ito ang dinulot kay Juan, o ni kay Pablo, nang ginawa sa kanya, ng pagtalikod niya sa dati niyang masamang buhay. Ito ang ginawa kay Pablo ng pagtalikod niya sa dati niyang maling buhay para sundan at paglingkuran si Jesus. Binago, makinig po kayo, binago, binigyan ni Kristo ng bagong kahulugan at halaga ang buhay ni Pablo. Meron po akong itatanong, alam ko napakaaga pa para sumagot kayo, pero kung nakikinig talaga kayo, be honest. Sino sa inyo ang maglalakas loob din na umamin na kahit anong ginawa niya, hindi pa rin nawala? Sino sa inyo dito ang may makikita pa ring peklat sa kanyang katawan? Taas nga ang kamay. Sino yung mga may peklat sa kanyang katawan ngayon? Ayan. Iba parang nagdadalawang isip pa. Makita pang may peklat ako, nakakahiya. Di ba ganyan ang isip natin? Gagawin mo lahat. Gagamitin mo lahat ng sabon. Gagamitin mo lahat ng pampahid. Mawala lang ang peklat mo. Pag sinabi nating peklat, ito ay isang permanenteng bakas, alaala ng isang sugat dahil sa kapabayaan o kagagawan mo o ng ibang tao. Ang peklat ay nagpapaalala na minsan ka sigurong hindi nag-ingat ng mabuti, hindi nag-isip ng mabuti, o minsan may nanakit sa'yo ng matindi, kaya ka nasugatan. Ganun pa man, sigurado ako, kapag nakikita mo ang peklat na ito, maaalala mo na minsan, tinuruan, pinalakas, pinatibay ka ng mga naging kahapon mo, katulad ni Pablo. Kaya nga, sa maikling ebanghelyo natin ngayon, at sa paalala ni Kristo, huwag nating hayaang kontrolin, alipinin tayo ng kayamanan ng mundo, ng tingin ng ibang tao, katulad ng pera, material na luho, bisyo, kasikatan, posisyon. Pwede kanilang patawanin ng malakas. Pero ang mga material na kayamanan na ito, kung ito lang ang iipunin mo, hinding-hindi ka magiging tunay na payapa at maligayang tao. Alam niyo po, nitong mga nagdaang araw, nagkaroon kami ng fellowship ng mga pare. Kaya makikita niyo kami, talaga nangitim din kami. Isang taunang gawain namin ang magkasama-sama rin kami bilang magkakapatid na pare. Habang nagpapapicture kami, nakita ko yung isang waiter. Sabi ko, papicture naman kami. Alam nyo, nung medyo nahihirapan siyang tignan yung angulo namin, ang sabi niya sa akin, wala ba itong 0.5? Natawa na lang ako at parang napahiya doon sa tinanong niya, wala bang may 0.5 sa inyo? Sabi sa akin, alam nyo, minsan, dadalawin tayo ng tanong na sana ako rin. Pero kung tatandaan natin ang paalala ni Kristo ngayon, lahat ng makamundo at pangmundong kayamanan may wakas, may hangganan, nauubos, nasisira, naluluma, nalalaos.
Pero ang makalangit na kayamanan sa pagpili mong gumawa at mag-isip ng mabuti at tama ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaang hindi mawawala, ng tunay na kaligayahang hindi magwawakas. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ng panalangin ni San Juan Bautista, magsikap kang mabuhay sa mundo nang hindi alipin ng mundo, kundi bilang Kristiyanong sumusunod, naglilingkod kay Kristo. Pahalagahan, ingatan mo ang buhay sa mundo, pero lagi mong tatandaan, laging may mas dapat kang hangarin at piliin, ang kayamanan na nagmumula lamang sa pagmamahal natin kay Kristo. Nandito ka sa mundo, pero hindi ang mundo ang kayamanan mo. Dahil ang langit, ang tunay mong hangganan, ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating pananalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal po natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad, sakuna at trahedya sa ating bansa. Ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, lalo na ang mga nasa bingit ng kamatayan na. Ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw. At ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, sa malalayong lugar, para sa kanilang pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming maawain, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Jesus Nazareno, ala ka tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Binarakilahan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa tilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa Langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag
ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krusay na matay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay puti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapaawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Thank you.
Jesus Nazareno. Kanagpanang kontong kahilingan ko, mabuhay ng mapayapa, ilalayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samu ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Announcement. Sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na at ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat na hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay naanyayahan sa gawaing ito ng ating kapistahan. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo, ng Itim na Nazareno at ni Juan Bautista ay walang sawang nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain programa ng ating simbahan. Ang inyo pong mga binibigay na pinansyal na tulong at ibibigay pa sa ating parish office
At ang mga material na tulong, kagaya ng bigas, dilata noodles, kape, sabon at tubig, ay maaari nyo pa rin pong ibigay sa Benedict Building o sa social service. Lahat ng yan ay ating pinaghahati-hati para maibigay hindi lamang sa oras ng kalamidad, kundi sa mahigit na pangangailangan ng ating mga kapatid. Kaya maraming salamat dahil sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan, hindi nyo ipinagdadamot ang inyong tunay na kayamanan, ang inyong kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sa Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,